Alright, so going back, dito naman sa time zone display, nakaset siya automatically dun sa automatically detect and show the times in my invitee's time zone. That means kung ako nasa Philippine time, sila naman kung let's say nasa Pacific time, kung ano man yung time na nakaset dun sa Pacific, yun ang makikita nila at ako in Philippine time pa rin. Kapag ka gusto ni client na personal sila magkikita, then you can choose the lock the time zone. For the secret event, of course, kung sino lang yung mabibigyan mo ng link na to kapag ka-clinic mo yan, ayan, that means sila lang yung pwedeng mag-join sa iyong appointment. Ako, normally, hindi ko yan nilalagay kasi gusto ko nga yung mga potential clients makita nila kung makontakt nila ako. So it's up to you and also with your client kung ano man yung preferences niya. And then kapag okay na, i-click mo lang yung next. Alright, so nandito na ngayon tayo sa mga additional options ng Calendly. So as you can see, meron dyang invitee questions, workflows, notifications and cancellation policy, confirmation page, and collect payments. So hindi lahat ng nakikita nyo dyan ay pwede nating gamitin. So for example, yung invitee questions, yan pwede yan kasi automatic yan na kailangang i-fill out ng mga potential invitees mo. So they just have to fill out with their names. O kung gusto mo naman yung full first name and last name. Okay. Yung first name and last name, ayan. Tapos, ang init. Ano ba nangyayari dito? Sandali nga. Alright. Okay. So after first name and last name, ayan. So, sabi, autofill invitee name, email and text, reminder phone number when applicable from prior booking. So kung meron na siya mga naunang booking appointment sa you or sa client, then pwede na rin yung autofill para hindi na sila type ng type, di ba? Tapos allow invitees to add additional guests. So kung okay lang naman sa you or sa client mo na merong kasamang guest doon, then you can choose that option. And then hit apply. And then of course, it's mandatory that they fill it out with their email address. Tapos kung ano man yung information na kailangan ng invitee, say meron sila mga gustong ipa-set up sa'yo or ma-prepare mo or meron sila mga gustong itanong sa'yo, pwede nang ilagay yan dito. So itong part na to, pwede mo pa siyang baguhin. So i-click mo lang yung pencil. Okay, so dito sa question, it's up to you kung gusto mong baguhin or idagdag pa. Yan, lagay mo lang. Tapos kung required, then click mo lang yung checkbox. Kung off, ibig sabihin, hindi yan lalabas. Kailangan lang nila yung kanilang email address at yung pangalan. So, kung mandatory yan, lagay mo lang. Kung answer type, pwede mong baguhin. Kung multiple lines, radio buttons. Ayan, yan yung mga options na pwede mong gamitin kapag gusto mong baguhin yung question. And then, kung gusto mong pang magdagdag ng maraming question, as in interview na yung mangyayari, i-click mo lang yung add new question. Ayan. Then, kung di mo kailangan, i-delete mo lang. And then, kapag okay na, i-click mo lang yung save and close. Charan! Dito sa workflow, as you can see, try it. Then, that means it's a pro feature. Kasi nakalagay naman dyan, pro feature. So, kung yung client mo ay naka-pro feature plan, then, meron siyang option para i-set up to. Sa notifications and cancellation policy, ito kasama to sa free plan din natin. And kapag clinic mo yung calendar invitations, let's say nag-fill out na sila and nagpa-set up ng appointment sa'yo or sa client mo, ito yung makikita nila, which is the default confirmation email. Ngayon, hindi mo siya mababago unless you upgrade your plan. Tapos dito sa email reminders, ganun din, naka-inactive din siya. And yung email follow-up, naka-inactive. Yung text reminders, ganun din kasi kasama sila sa paid plan. Alright, so for the show cancellation policy, kasama yan. So kung sakali ikaw, hindi ka available for that time, let's say nagkaroon ka ng mga important meetings with others, or meron kang date with your jowa, so ito yung marireceive nilang notification from you kapag kinancel. So again, kung gusto mo naman po siyang i-customize, syempre kailangan mo mag-upgrade to premium. Alright, so kapag okay na, i-save mo lang ulit, ganyan. Tapos, dun naman tayo sa confirmation page. So, it says, dun sa on confirmation, nakalagay dyan, display Calendly confirmation page, okay? So, meron pang ibang option, redirect to an external site. Kaya lang, pag pinili mo yon, of course, kailangan mo mag-upgrade.
So kapag ito lang, yan. So kapag, let's say, nagpa-book na sila, I think ang makikita nila is parang thank you message, ganyan, na okay na, nagpa-set up na ng candling, ganun. Basta ganun lang yung thought nun, yung idea nun. Tapos yung kung gusto mo mag-add ng custom link, for example, meron kang website at meron kang sinetup doon na parang personalized na thank you message, pwede mo yung ilagay dito. Say thank you and then dito yung link mismo na gusto mong ilagay. Tapos i-add mo lang and kung hindi mo naman gusto, i-off mo lang. So kung wala ka namang ilalagay, okay lang na i-off mo and then save and close. Ay, teka. Ayan, so save and close. There! Alright, so isa sa tatandaan nyo is kapag free plan, isa lang po ang pwede nating magamit. So, kakailangan na nating mag-upgrade kung gusto nating mag-create ng dalawa. And di ba meron ako pinakita sa inyo na meron na akong nauna. So, pwede ko na lang siyang i-edit at yun lang ang magagamit ko. Pinakita ko lang sa inyo yung mismong process kung papaano nyo siya pwedeng i-create and i-setup. So, ito yung tinry nating i-setup. Kaya lang, since second siya, hindi siya pwedeng gamitin. So, ito yung aking original na appointment link. So, isa pa nga pala sa gusto kong i-share sa inyo, dito sa may bandang itaas, makikita mo yung account. So, dapat ito yung first natin. Sorry, medyo na-excite ako i-share sa inyo agad eh. I-click nyo lang yung account. And then, doon sa account settings, dito nyo pwedeng ilagay yung inyong picture. Ayan, i-click mo lang. Say, update mo. Tapos, pull up ka ng picture mo na naghuhumiyaw. So, dito mo pwedeng ilagay yung iyong picture. I-set mo lang. Dito, of course, yung pangalan mo. Tapos, yung welcome message. Ito yung default message from Calendly. So, kung gusto mong baguhin, nasa iyo yan. Tapos, of course, nakaset siya sa English. Kasi, normally, mga clients natin ay nasa ibang bansa. Date format, pwede mong baguhin kung ano man ang gusto mo. Tapos yung ito, time format, AM, PM. Then country is Philippines kasi para sa akin to. Tapos yung time zone ko, Philippine time. So kung you're setting this up for your client, then you have to select the time zone or their time zone. Tapos kapag okay na, i-save mo lang. Tapos dito sa branding, yan, pwede mo ilagay yung sarili mong logo. Kung wala pa, you can create one using Canva or other tool na pwede mo magamit. Ngayon, kung for your client, then lagay mo lang yung kanyang logo. So, syempre, nakaset yung Calendly branding. Ngayon, kung ayaw mo na nakalagay yan, you just have to upgrade. So, by default, nakalagay Calendly. Right, so, my link, ito, pwede mo rin nga pala siyang baguhin. So, kung gusto mo, Sheena Santos lang, or yung pangalan mo lang, lagay mo dyan. Sabi unavailable na. Kaya nilagyan ko ng HMD. Ayun. So, pasensya na kanina. Sabi ko kung ano man yung email address na sinetup mo. Yun. Yung pa, I forgot na pwede mo nga pala siyang i-personalize. Okay? So, yun nga lang. Kailangan available pa yung pangalan na ilalagay mo. Tapos, kapag okay na, i-save changes mo lang. So, for example, yung meeting link ay okay na. Kailangan mo lang kuhanin yung link. So, copy link mo lang. Tapos, for example, dito. Yan, kapag ka magsesend ka na dun sa mga direct clients mo, pwede mong isend to sa kanila. For example, ayan. Ito. At ito yung kanilang makikita. Kung gusto nila mag-setup ng appointment sa'yo, ito yung dapat makikita nila. Tsineng! Ayan. Tapos yun nga, kunwari 16, tapos pili lang sila ng time and date, ganyan. Ngayon, pwede mo naman din na, kunwari meron kang gustong baguhin pa, edit mo lang. Kung meron kayo gusto ilagay ng notes, ayan, add internal note. Kung gusto mo i-copy, ayan, kaya lang nga, isang beses lang tayo pwedeng gumamit. And kung gusto mong i-add siya sa website, eto, click mo lang to. For example, sinetup mo to for your clients and gusto niya i-add mo rin to sa kanyang website. Ang website ko, as I said, is WordPress plus Elementor. So, pag kinopy ko to, ayan, click ko, and then pinili ko ito, gusto ko inline embed, click mo lang yung continue, and then ikakopy mo to embed code. So, para makopy yan, i-click mo lang yung copy code. Kung WordPress din with Elementor yun sa client mo, then ganito yung process na pwede mong sundin. Ipe-paste mo lang siya dito. Kunwari, wala pa ha, ipe-paste ko. So, yun yung lalabas. Dapat lumabas. Ayan. Tapos, i-update ko lang. Ngayon, hindi ko sure kung paano yung process kapag iba naman yung ginagamit nila. But, i-explore nyo lang or check lang kayo ng tutorial. Basta ipe-paste mo lang siya sa backend na related dun sa page kung saan gusto ni client na ilagay yung kanyang scheduling link. Another thing to remember is kapag meron kang changes na gagawin dun sa Calendly, normally, based on my experience, hindi siya na-update.
Pero para safe, punta na lang kayo ulit dito, 'di ba? Nag-save kayo. Pag nag-edit kayo, nag-save kayo. Bumalik lang kayo dito, i-copy niyo and then i-update niyo para sure. Ano eh, merong pagkakataon, hindi ko lang 100% sure kung paano na nangyari na kasi connected naman, integrated naman eh, 'di ba? So dapat kung ano man yung update na ginawa mo sa Calendly at dun sa website, dapat pareho lang. I mean, ano man yung changes dito, mag-appear din dito. Pero at some point, hindi nangyayari yun. Nung nag-update ako sa Calendly, hindi siya nangyari. So, I had to recopy the code and then paste it again sa aking page. Then, inung in-update ko, okay na. So, para safe lang and para aware ka and yung client mo. So, by any chance na gusto nyong i-off muna yung inyong meeting link or yung scheduling link, i-off nyo lang po ganyan. So, ano, excited na ba kayong i-set up at mag-manage ng sarili niyong Calendly account. Oh, don't forget to practice it immediately para magamay niyo na at may add niyo na rin sa inyong profile. And kung kayo man yung ma-hire ng inyong client, then you can already tell them that you can help them with their Calendly accounts. So, madali lang na may setup at i-manage ang Calendly. Ang kailangan mo lang, syempre, unang gawin ay simulang practicein at unawain. Kapag na-practice nyo na, make sure to keep me posted ha. Mag-join na rin kayo sa ating Facebook group na Homebase Mom Diaries at ipakita nyo yung screenshots ng mga nagawa nyong Calendly appointment link. By the way, I'm Sheena Santos. Kung nagustuhan nyo po yung ating video for today, make sure to comment the keyword, I will practice Calendly. So ano, kita-kits tayo sa mga next video natin. Again, I'm Sheena Santos. Have a great day. Bye for now! Bye! 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 Bye!